Ayan, sa topic natin ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa controversial na topic na to, tungkol sa bagsak presyo. Bagsak presyo. Maganda at pinagpala sa ating lahat, mga ka-eps. At yon, wala naman na akong mablog talaga, kaya Sunday ng gabi ko to na i-shoot. Wala na akong maisip. Joke lang. Okay, pag-usapan naman natin ngayon, huwag naman tayo puro tutorial, okay? Kasi nakakabugbog din ang utak ng tutorial. Ibahin naman natin. Okay, and since itong channel naman na to ay hindi lang naman puro tutorial ang kayang gawin, at ang purpose din naman nito is to impart values sa ating lahat and techniques and encouragements. So, yun. Bago ang lahat, so I encourage kung bago ka pa lang in my channel, kindly like this video and subscribe and click the notification button para maging updated kayo sa mga next encouragements natin and tutorials as well. Ganun din sa mga businessman natin na bagong dating pa lang dito. So, itong topic na to ay perfect for everyone. Ayan, sa topic natin ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa controversial na topic na to, tungkol sa bagsak presyo. Bagsak presyo. Maaring iba sa inyo nagtatanong ano ang views ko or ano ang aking pananaw tungkol sa topic na to, sa controversial na issue na ito ng bagsak presyo. Okay, ito po ay hindi lamang sa mga gumagawa ng sticker labels at ito sa industriya natin ng printing, but is also applicable or timely para sa mga businessman natin at mga raketera natin dyan na mahilig magbenta or may mga services na ino-offer. Yun nga. Bagsak presyo. Okay, this is really not para sa akin, yung bagsak presyo na yan ay hindi lang naman siya na may measure or dahil lang sa numbers, ganyan. But also, ayun nga, maliit yung halaga lang, di ba? So, maaaring sabihin ng iba na paano hindi sa presyo? Sa presyo nga, bagsak presyo nga. Pero, yan nga. Iba yung microphone. Hello. So, yan. So, pag-usapan natin yung aking views about it. Okay, para magkaroon naman tayo ng take home or napaka importanteng matitake away or matitake home dito sa video. Number one personal view ko about the bagsak presyo topic is it destroys the balance of the industry or a certain business. Okay, bakit ko nasabi? Yun, may mga marami ako nakikita sa mga groups. Ay, kasi ako po talaga sumasali sa mga grupo-grupo, ganyan, ng mga ganito graphic artists. Kahit na graphic artist wannabe lang ako, di ba? Pero yun nga, nakikita ko doon, usually ang graphic artist ay pinag-aaralan yan for years. Tama ba ako? Comment down below kung sino yung mga graphic artist dito. Saludo po sa inyo. And yun, may mga nagpo-post din sa group and nagko-comments about sa mga rates nila. Like, magpa-design ng logo, 30 pesos ang isa. So, nakikita ko doon yung tapos may magko-comment na, mga galit na, ba't ganyan lang presyo, grabe, ganyan. So, ayokong musgaan yung mga nagko-comment ng mga ganong price, kung bakit, kung saan sila nang gagaling, kung bakit ganyan yung presyo nila. But my view is that, eto nga, nawawala yung balanse. Bakit ko nasabing nawawala yung balanse? Siyempre, kung makikita ng kliyente na ganun lang kababa, 30 pesos lang, bakit dun sa isang pinagawaan ko 5,000 pesos yung logo sa business ko, o diba? So ang mangyayari, parang
pupunta na sila lahat doon sa mura. Diba? So, ang pinag-usapan lang natin dito ay presyo, okay? Hindi pa kasama dito yung kung anong klaseng gawa. Ang meron, doon sa nag-offer ng bagsak presyo. Ang sinasabi ko dito yung bagsak presyo, yung napakalayo ng range doon sa price na dapat, yung price range na tama lang. Okay, so yun siya, nagkakaroon ng imbalance in which parang ang nagiging tingin na sa pag-graphic design ay scam. Comment down below kung graphic artist ka, tapos sinabihan ka ng mall naman yan, 1,000 pesos, isang logo, eh doon nga kayo, ano pinagawa ko, 200 lang. Comment down below, o di, mag-rant-rant kayo dyan. Huwag lang kayo magmumura sa comment section, ha, bawal po yan. Nagalit si YouTube. So yun, maisingit ko lang po, salamat sa mga tumatapos sa ads ng bawat video po na nilalabas ko. Thank you very much, at dun po sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung wala naman po kayong ginagawa, pwede nyo naman po siyang tapusin. Pero kung busy-busy talaga kayo, okay lang, skip nyo lang. Okay, pero yun nga, I'm so thankful sa mga hindi nag-skip ng ads natin. Okay? So yun yung view ko sa number one. Tatlong views lang to. Pangalawa is, it decreases one's value. Sa printing naman tayo, since yun naman yung niche ng karamihan sa atin. Ang dami ko rin nakikita na binibenta sa marketplace, ganun din sa mga groups, na buy one, ano to? Take all na to. Ganitong presyo ng mga equipment and machine ko. So, alam niyo, pag sinuman niyo yung price nun, kahit bagong bili pa lang, lugin-lugi na siya dun sa pagkakabenta niya. Bakit? Ayan. Kasi, namuunan siya ng malaki. Diba? And then, nung nakakita siya ng pricing ng mga iba sa competition, kasi competition talaga yung isa sa mahirap eh, sa lahat ng klase ng business ito. Okay, ngayon sa printing, dahil nag-pandemic, so, naging napakatindi ng competition pagdating sa pag-sticker labels kasi kaya na rin siyang gawin sa bahay, katulad nitong ginagawa ko. So, ang nangyayari, nade-discourage yung mga crafter or yung gumagawa, yung mga nagpiprint. Bakit? Kasi sa iba, bagsak ang presyo. Okay, like nagkakaroon na hindi naman offset printing. Ayun, disclaimer ko lang po. Ito ay sa mga products and services, especially dun sa mga handmade or sariling gawa. Okay? So, ganun siya. So, ang nangyari, madi-discourage niya siya kasi hindi naman ako kikita dyan eh. So, ibibenta ko na lang ito yung equipment ko kasi wala rin namang kwenta. See? So, ang nangyayari, bumababa yung tingin ng isang businessman sa kanyang sarili. Okay? Or sa crafter. Yung isang kumari ko, gumagawa po siya ng mga invitations, wedding invitations. Magaganda po yung mga gawa niya. Nagda-die cut siya, ganyan. So, nadidismaya daw siya. Kasi sobrang baba nung mga kagaya niya na crafter din, na halos wala nang tubuin. Okay? Yung pricing nung nakikita niya ay parang hindi raw makatarungan. Okay? Or, ito ay ano, rephrase na lang ha. So, hindi siya ganun kasang-ayon. So, tinatamad na siya. Sabi niya, ayoko na gumawa kasi, nakakawalang gana na. Ganun lang yung makikita mong presyo ng mga kasamahan mo. Okay? Kung hindi competition, kasamahan. Kasi we are one eh. In each niche, kasamahan natin ang bawat isa, hindi kalaban. Okay? So, ang nangyayari, nade-degrade yung ibang mga kasamahan natin dun sa ating industry or kung anong industry man yung pinasok natin. Okay? Ganun din sa mga retail or mga direct selling na mga bagay-bagay na binibenta. Diba? O, bumili kayo ng sampu, ganito na lang. Yung face mask. Tingin niyo yung face mask, umabot ng presyo yan sa anong tawag dyan? Sa bodega ng 50 pesos. Sa bodega yan ha, or mga 40 plus. Alam niyo, pumunta kayo dun sa ano, sa supplier, sa may Binondo, sa Divisoria, makikita niyo dun, pag 100 pieces, binibenta na lang siya ng 9 pesos. Alam niyo, tawa talaga ako ng tawa nung umalis kami nung nakaraan. Kasi, ganoon lang pala yung presyo, halos magpatayin yung mga tao sa pumila dun sa mga
factories or sa mga bodega ng mga face mask tuloy. Face shield pala. So, ganun lang po yung presyo na yung pesos isa, di ba? Anyway, so yun nga. And pangatlo na gusto kong i-share sa inyo, na tingin ko, okay, this is my personal view about bagsak presyo thing, ay it decreases the quality of a certain product and services. Kaya ito yung gusto kong makita nyo. Okay, i-apply ko to sa sarili ko. Okay, ganito yan. Halimbawa ako, syempre gusto kong makabenta ng malaki, di ba? So, gagawin ko, makikipagsabayan ako dun sa presyo ng iba. Halimbawa, hindi ko pa alam. Yung mga nakikita kong price ay 50 cents. Okay, ng isang sticker label na 2x2. Okay, again po, itong presyo na to na, ay itong binidiscuss ko sa inyo ay tungkol dun sa mga, katulad ko ng mga, ako yung gumagawa ng product and services. Okay? So, nakita ko dun sa group, halimbawa lang, na, uy, ganun yung presyo niya, gagayain ko. Kasi minimum of 1,000 pieces ko siya. O kaya, no minimum order required. So, ito na, nag-post na ako. Tapos, may magme-message, 10 tao, magpapagawa daw sila ng big 2,000 pieces ng ganun ko na size. So, ang mangyayari sa akin, alam ko, at alam ko rin, alam nyo. Comment down below kung alam nyo kung gaano katagal gawin ang 1,000 pieces or lalo na ang 2,000 pieces ng sticker labels 2x2. Lalo na sa mga nag-home base dyan. Okay. So, nakita ko na sobrang hirap at ayun, so tinanggap ko na, no, kunwari, no, alam ko ng kalalabasan nun. It's either marami akong maging mali, okay, or error, na syempre papalitan ko sa tataas ang cost ko. Isa pa, bababa ang quality. Maaring may mga sali-saliwa, doon di ko na ma-check, kasi nga, kailangan ko nang i-deliver. Yan. Or, isa pa to, sa sobrang busy ko, since ako din lahat ang sumasagot ng mga inquiries, hindi pa ako makapagsagot ng mga dapat kong i-feedback, i-update na ibang orders ng ibang tao. Okay, so bababa naman ang aking service quality or quality service sa mga shop ko. So nakita nyo, nagkakaroon siya ng matinding epekto. Kaya lalang may sira yung industry. Okay, this is my personal view. Okay, high, mas high ang demand, so nagkakaroon ng matinding epekto sa quality ng anuman ang ino-offer mo. So, pagka ganoon, possible na hindi ka nabalikan. Or, kung babalikan ka, basta, hindi siya magiging balance. Ganyan. Pero na lang, kung kumuha ka ng tao, pero syempre, hindi ako, kung ganun lang yung presyon ko, hindi ako kuha ng tao. Kung ganun lang, ibabagsak ko lang yung presyo ko, hindi rin ako magbabayad ng permit, ng barangay permit, DTI permit, ng libu-libong business permit sa city hall or sa municipal hall at hindi na ako magbabayad ng BIR. Diba? Kasi nga, hindi kaya. Andiit eh. Andiit lang. So, alam nyo, ang hirap. Magko-compute muna talaga kayo bago nyo ilabas yung final price nyo. So, yan. May papayo ko lang sa inyo. Eto, may dalawang bagay ako na ipapayo sa inyo bago kayo mag-come up sa inyong final price para sa inyong products and services. Ayun nga pala, kung hindi nyo pa napapanood, by the way, yung aking video about how to price your products and services. Yung video na yan ay earning kapon huling tingin ko yata o nakaraang araw pa, hindi kasi ako masyadong tumitingin sa mga stats ko, ay mga nasa almost 1,800 views na yan. At parang isang buwan pa lang yata yung video na yan or isang, wala pang dalawang buwan. Salamat sa lahat ng mga nanood. Pero yun nga, etong 2 tips na to, ang iiwan ko lang sa inyo bago kayo mag-finalize ng inyong presyo para sa mga sticker labels nyo or any product na ginagawa nyo from scratch or any product din, syempre, natutubuan nyo basta sa negosyo nyo. Okay, number one, be sure to do your costing. Okay? Siguraduhin nyo sa costing na to ay pasok yung mga ginastos or expense nyo, kailangan 100% pasok yan. Be sure also kasama dyan yung mga fixed expenses nyo
like yung kinoconsume niyo, consume expenses katulad ng kuryente, tubig, syempre kung ano, pwesto, telepono or internet. Ano pa ba ang pwedeng mga expenses diyan? Tao, kung may tao kayo, kung wala, please welduhan niyo po ang inyong mga sarili kung kayo ang may-ari. Ano pa ba ang expense? Packaging, basta lahat kailangan 100% diyan. Okay? Kapag sa presyo na 'yon na i-decide mo, okay? After mo rin mapanood yung video na una ko nilabas about the pricing, eh sure na pasok dun sa presyo, then go. Kung hindi pasok sa presyo, kayo po, kung gusto niyo talagang gumawa ng isang bagay na hindi naman kayo kikita talaga or hindi sulit yung pagod niyo, kayo po ang bahala. Okay, kasi decision niyo naman mo yan, malaki na kayo. Ayan. Pero ako talaga, in my view, hindi ako kumakagat sa yung pag may nagsasabi na ay, ganito lang yan, per sheet, 30 pesos yung vinyl. Hindi, 25 lang yan dun sa inorderan ko eh. One time lang ako kumagat dyan, nung bago pa lang ako, isang beses. Then after that, napag-isip-isip ko na hindi siya tama. Okay, hindi talaga siya tama. Hindi dahil sa feeling ko inaagabyado lang ako, kundi yung work. Okay, being a crafter, kasi oras pagod po ang aking nilalagak dyan. Okay, so, if you're doing your work katulad ko, and you put your passion and effort on it, hindi kayo papayag sa presyong bagsak. Okay, yun ang sa akin. And then, pangalawa, napaka-importante, which is, nabanggit ko rin dun sa aking video sa how to price your products and services, is know your value. Okay, sabihin mo nga, know your value. Alamin mo, ano ang worth mo. Kasi nga, kung hindi mo alam yung worth mo, gagaya ka na lang sa iba. Diba? Basta na lang. Okay, pero kung alam mo yung worth mo, alam mo na dapat yung costing mo, lahat ng expenses mo, dapat pasok sa pricing at tutubo ka. Hindi lang ito dahil sa usapan ng pera. Okay. Tayo nga sa mga relationship, diba? Gusto natin in-honor yung value natin, di ba? O sa jowa mo, o sa asawa mo, gusto mo, pinupuri ka, gusto mo, paminsan-minsan, dinedate ka, yung mga ganon, yung binibigyan ka lang effort. O, diba? Dito pa kaya sa negosyo, pumasok tayo sa negosyo. Tapos, magpapresyo tayo ng hindi pa napasok ng expense natin. Tapos, wala pa tayong kita. Okay, so, magkakaroon kasi ng domino effect yan. So, hindi ka rin makakapag hindi mo matutususan yung sarili mo, yung gastos mo, baka nga hindi mo pa mapasad yung sarili mo niyan pag super bagsak talaga. Tapos, hindi ka pa makakapagbayad ng mga permits mo. Diba? Eh, mali po yun. Dapat nagbabayad tayo ng ating pananagutan sa gobyerno. Okay, for God honors authority. Yun yung lagi niyong isipin. Okay, dapat binibigay natin ang dapat sa authority, sa gobyerno. Kung gusto mong mag-business, ibigay ka ng ano, ng dapat. Mag-permit ka. Pag malaki na yung ano mo, mag-tax ka. Okay, ganun siya. And speaking of knowing our value and worth, sa Psalms 8, chapter 8, verse 4, ang sabi doon, what is man that you are mindful of him? And the son of man that you care for him? Okay, so tayo pinahalagahan po tayo ni God. So, dapat tayo din, marunong din tayong magpahalaga. Okay, kung si God nga, binigay niya yung kanyang only son, di ba? Si Jesus. Like for our sins, para tayo maligtas. Okay, ganun din sa atin. Dapat marunong din tayong alam din natin kung ano yung worth or yung value natin. Siyempre, before God and also before man or before men, before our clients. Okay, matuto tayong gawin yung tama or kung may ina-offer silang price na hindi tayo kikita, matuto tayong magsabi na ay ma'am, hindi po ganyan. Respectfully, of course. Should be respectful. Yan nga. Kasi ang Diyos, ang tingin sa atin ay worthy tayo with value. So, dapat binavalue din natin our worth kung ano yung nilagakan natin ng passion natin. Okay? At yan nga.
syempre, firstly, in the outer surf or yung surface ng bagay-bagay sa presyo. Okay, be sure kikita kayo. Kikita tayo. Para sa mga susunod, mas magiging quality pa yung gawa natin, di ba? Kasi alam natin, uy, na-appreciate niyo yung ano ko ah, yung gawa ko. Kasi nag-agree siya dun sa presyo ko. Okay, so sana na-gets nyo at na-encourage ko kayo para ma-level up ninyo yung inyong negosyo. So pamamagitan ng bagay na to na importante for us to know our worth as a businessman. So yun lang. Sana natuto din kayo at huwag na kayong susuko. Madali lang naman i-adjust yan. So gawin nyo lang yung mga i-apply nyo lang yung mga ibang mga experience or yung mga kwento ko sa inyo. Diba? At yung mga payo. Ganyan. Okay. Kasi ako talaga magpapahinga na lang ako kaysa ibagsak ko yung presyo, yung sad-sad. Okay. Yung time na lang with my kids. Kaysa mapagod ako nang wala rin pala akong hindi ko maramdaman yung pagpapahalaga sa akin. Bilang sticker maker. So, ganun siya. So, dapat ganun din tayong lahat. So, yun nga. Salamat sa panonood ng video na to. Sana natuto kayo at may you will be able to apply it in your business, in your life as well. That is to know your worth. So, yun nga. So, kita-kita tayo sa next video. Don't forget, like, subscribe, and click the notification bell for more videos to come. So, I'm planning sa mga susunod pa na magkaroon ako ng series. Okay, series tungkol sa negosyo, of course. And kung meron pa kayong mga suggestions of contents na pwede kong i-share sa inyo about negosyo, sticker printing, cameo, i-comment down below nyo lang po yan. So, yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for the almost 1,500 road to 1,500 tayo subscribers of this channel. Thank you so much po at sana patuloy po tayo magkita-kita sa mga next videos pa that I will be uploading. So, yun. Salamat po. God bless you and to God be all the glory.